now I will go to demonstrate, no, how to make a shelter using improvised materials, no. But before that, mayroon tayong mga kagamitan, no. Improvised din yung mga yan, no. Improvised. Mayroon tayong unang-una, ang gagamitin natin ay puncho. Dapat mayroon kang puncho para makagawa ka ng shelter. Okay, may puncho ka. Mayroon ka ring stick. Okay? Mayroon ka ring kutsilyo or itak or gunting. Kahit ito na, napangkat sa lubid. Dapat mayroon ka ring rope, tali. Okay, wala naman tayo sinasabing standard pagdating sa tali, no? Paano sa bundok, wala naman tayong mapilang doon. Ang pinapahiwatig sa atin ito, gamitin mo kung ano ang meron dyan sa area mo. Okay? Nandyan na lahat sa kapaligir natin, actually ang pangangailangan natin. Kaya nga, tinatawag na improvise. Gawin mo yung mga bagay na pwedeng gawin. No? So lahat ng yan, improvise dyan. Ngayon, i-demo ko sa inyo. Itatagalogin ko na lang para lalo ninyong maintindihan. So, unang-una, yung puncho natin, sabi dyan, no? Hanapin mo yung hood ng puncho. Saan ba yung hood nito? Okay? Ito yung hood. Okay? Ito yung drawstring. Doon sa first step, sabi niya, okay? Pull the drawstring. Hilahin mo. Tight. No? Mahigpit. Then, itong hood, okay, fold it into two-thirds. Okay? One, two. Tatlong tupig siya. Okay? Then, yung drawstring, itali mo siya. Ano ang purpose nito? Bakit itatali natin? Kasi pag naka-plaster na ito mamaya, para pag umulan, hindi tutulo. Hindi kayo mababasa doon sa tint ninyo. Okay? Ito palang purpose ito, ano? Di ba pag sinusuot natin ito sa leeg, pampasikip sa leeg, may other purpose pa pala ito. May lock siya, oh. Ayan. So, mamaya, sa praktikal natin, if ever walang lock yun, yung iba doon, eh, yung mga luma na iba dyan. Marami ng sundalo ang gumamit yan. So, itali nyo in a quick release. Pag sinabing quick release, yung madaling matatanggal. So, nung nag-training naman tayo, kaya hindi ka didi soldier, tinuruan tayo ng natayeng, different kinds of natayeng. Depende sa atin. Wala ating standard kung paano tali mo. Basta sa ang nakalagay dyan, quick release. Madali nating matanggal. And then, after that, so sa number two process or step or instruction, kunin mo yung tali. Tali. Okay? Katulad yan, itong tali na to. Oh. Quick release yan. Ayan, oh. Oh. Di ba? Quick release. Okay? Oh, palakpak naman dyan. Di ba? Oh, quick release. Oh. So, gamitin mo yung tali and cut it into half. Okay? Ayan, oh. Quick release palagi yan. Oh. Hahatiin mo siya. Wala rin tayong sinasabi na standard sa haba ng tali. Nakadepende ito sa puno. Sa dalawang puno na kung saan itatali mo yung tali mo. Okay? Oh. So, hahatiin mo ayon sa instruction. For the purpose ng ating instruction, just follow the procedure kung anong ginagawa ko. But pagdating sa Real Magoy, kayo na bahala mag-improve. Sabi nga lagi pag ako, marami na akong school na dinaanan, sabi ng mga instructor, dito sa school, maaaring kulang. Tinuro sa inyo, but dagdagan nyo. Mag-research kayo para madagdagan ninyo ang knowledge. Kasi sa school, kulang na kulang ang oras natin. Diba? So, hayaan nyo, i-improve ninyo kung anong meron kayo. So, dito, mamaya, sa inyong, in my assessment, no? Just follow kung anong ginagawa ko. Kasi doon, po kayo bibigyan ng grado. Kung paano sumunod sa instruction. Kasi ang sundalo, alam ko, marunong sumunod dyan. Okay? Kaya nga sa exam, alalo ko yung classmate ko noon, no? Perfect ng exam, actually. Ang one straw goes, sabi niya, write the word true. If the statement is correct,
and right false if the statement is wrong. Hindi niya inintindi ang sinulat niya pag throw letter D. Sinabi doon, write the word throw. Perfect shot pala eh. Running for ano yun, top. No? Hindi siya nanalo sa ano, sa training directorate. Kaya not following instruction. Kaya mamaya, ganun din ang gagawin natin. Nahati na, bakit hinati natin? No? Pwede namang diretso. Okay, may purpose to. So itong isang tali, no? Pupunta na tayo sa third step. So kanina, yung unang step ay tinali natin yung hood ng punso. Pangalawa, yung tayo nakaprepare natin, hinati natin. Okay? Ito na yung pangatlong step. Merong itong corner grommet kung tawagin, no? May tatlong butas at wali ito. Okay? Yung kanilang dulo, may butas yan at sa gitna. So, for our safety, safety hazard, no? Yun ang sinasabi ko, no? Kaya mag-ingat tayo. So, pwede tayong mag-mob punti para ma- hindi kayo mahulugan. Okay? Kasi yung safety hazard, no? Hindi na determined, disgrace lang. Okay. Ayan. So, yun ang kagandahan talaga, no? Na meron tayong safety plan. Pero minsan sa safety plan, nandyan talaga yung minsan hindi inaasahang pangyayari. Tulad yan, pag nalaglag yan, hindi inaasahan yan. No, kaya dapat maging alerto tayo. Kahit tinuruan man tayo na mag-training tayo bilang sa sundalo, maging alert, mabilis kumilos. Kaya, thank you very much, alerto kayo. No? Ay, so yung isang tali, itali natin. No? Nahati na natin. Okay. Itali. Wala akong sinasabing standard na pagtali. Bahala kayo. Ang mahalaga sa akin, quick release. Okay? Quick release. Naalala yung sapatos nyo, yung rubber soles. Naalala ko nung nag-training ako ng candidate soldier, no? So, under special enlistment, enlisted na ako noon. Sinabay kami sa regular training ng CS. So, naalala ko yung training namin noon. Pagka mabilis ang kilos, yung rubber soles, di ba? Rubber soles. So, meron, simple ito sa pagtali ng rubber soles. Quick release din yun. Oh, kay mag-wanto-wanto ka pag nahuli ka. So, ganun dito pagtali. Anong purpose? Bakit quick release? Para, if ever, so, sa bundok, sa gubat, hindi natin nasa pangyayari dyan. Baka magkaroon ng harassment, nandang ang kalaban sa tabi-tabi. At least, matanggal agad natin sa area itong ating shelter. No? Improvised shelter. Ayan, no? Quick release yan. Pag hila ng dulo mamaya, yan, tanggal yan. Sabi ko nga, example na yung sapatos, sura versus natin. Now, may tali na pareho ang dalawang dulo. What will be the next step? The next step, so, identify the dress or prior na kapag identify ka na kung saan mo tatali. So, kanina, na-identify ko itong dalawa. Sabi ko, okay dito, kitang-kita ng mga estudyante ko. So, ngayon, okay, tatali natin ito, itong dulo na. Sabi sa instruction. Okay? Sabi sa instruction. Pwede lang dira. Oh, mas lapit. Tali. Okay? Tali. Waist along the waist. Yung taas. Waistline ng taas. Okay? May purpose na naman ito. Bakit? Kasi, para hindi tayo vulnerable sa observation ng kalaban. Kung meron tayong observation post, kung meron tayong record personnel, intelligence, mayroon din ang kalaban. At take note, ang kalaban, mas master nila yung terrain na kinatatayo yung usangay ng harbor. So, kailangan, ang taas niyan, kahit dito na sa waistline natin. No? Ang pagtali niyan, quick release pa rin. No? Quick release. Quick release. Yan. Mamaya, sa graded practical exercise nyo, kahit anong pagtali, basta makita ko, quick release siya. Okay? Nung kabilang dulo, ganun din, hilahin mo siya. Okay? Hilahin mo niya, yan. Spread out. So, yun ang ulit ko, bakit waistline ang taas niya? Kasi, para hindi tayo vulnerable sa
kalaban. Okay? Magaling yan. Mga kalaban na yan. Okay? Ang gano'n siya sa tabi-tabi. Okay. Nagawa na natin yung next step. How about the next step? Ito ngayon, yung prepare natin na stick, pointed stick, para madali natin pasok sa lupa. Ito ang magsisilbing lock ng ating punto. So yung ating punto, meron din sa lower part. Ito upper part of the punto, kung meron tatlong grommet dyan, meron din sa baba, tatlong butas din yan. Okay, spread out natin, pa-slanting. May purpose na naman yan. Bakit hindi pwedeng ganito na lang? At tagtagan ng tali. No? Ang gagawin natin pa-slant, no? May purpose kasi ito. Para pag umulan, no? Ay, mag-slanta yung tubig at hindi kayo mababasa. Okay? So, ayan. Ito. Then, itusok natin yung stick. Pointed stick. Di ba madali? Walang ka-effort. Dapat pointed stick gagamitin nyo. Kaya kung hindi, mag-effort pa kayo, pukpikin nyo pa ng bato. So, nakakonsum naman tayo ng andun, ng oras, no? Then, ayan. Pwede nang matulog ang ating mga bayari ng bayan, no? Ang mga sundalo, ha? Ang mga bayari, okay? Kita nyo yung purpose nun, bakit nakatali? Pag hindi tinali yun, pag umulan ka, nandun ka sa loob, dadal ng tubig dyan. Nako, kung halimbawa natutulog ka dyan, dahil dapat yung bunganga mo, nag-water therapy ka. Naalala ko tuloy yung mga classmate ko nung panahon na nagde-training kami, no? So, yan, nakatali yan. Okay? Pwede ka ng mega dito. Walang balik tayo doon sa bundok. Improvise din. Katulad yan, pag nahulog yan, pwede yan. Pwede ilagay mo rito, mahiga mo. Pero huwag sana mahulog yan, kasi patamaan kayo. No? So with that, no, nakita nyo? Yes. Yan ang paggawa. No? Dinemonstrate ko na, after this, magpa-practice kayo. Okay? Miss John, sa practice mo, pwede ba hindi pa nadala yung tulog doon? Hindi siya nadala ang tulog. Good question, sir. Pwede. So, yan ang paggawa. So, tingnan nyo, sinabi ko kanina quick release. Nagkaroon ng harassment, subukan nga natin. Ito kaya sinasabi ng instructor kung ito ang kinasang ginawa niya. Okay. Tulog mo na, sir. Quick release. Hindi pa sa basta. Walang ka-effort. So, ito yung sa pangalawa. Walang. Tingnan nyo. Pantik yan. Dito. Hop! Magic din. Okay, pantikero din pala kung ano. Ha? Ayun ang usong talo. Jack of all trades. Lahat alam. No? Okay. Lahat yan, quick release. Kasi pointed eh. Ayan, Di ba? Okay, palakpak naman dyan. Bye-bye. Karalang ko yan, practice ko yan Okay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mag-practice.